Hi, good day. My name is Romel Elibria and welcome to my YouTube channel. If you're new here, please click the like button. Please subscribe, share, and hit the notification bell para makapagbahagi ako sa inyo ng mga kaalaman ko sa hotel industry for the past 2 decades. Alright, so ang topic natin ngayon is about the night audit. Yung night audit is part of the job of the front office reception. And it is also one of the core competencies sa training regulation ng Technical Education Skills and Development Authority or ng TESDA. So kapag ina-assess ka, yan ang iyong lumalabas na written exam, ang night audit. Ngayon sa night audit, meron siyempre siyang kasamang mathematics or math. Okay, karamihan sa mga tao, isa na ako doon, dati sinasabi ko na ayoko ng math. Ayoko ng mathematics. Siguro kasi, yung mga nagturo sa atin, siguro kung may mas konting puso pa para ipaliwanag kung bakit importante ang mathematics, siguro mas mamahalin natin yung mathematics sa gaya ng gagawin ko sa inyo ngayon. As I've said, ang topic natin ngayon is about the night audit. Okay, sa night audit, pwede mo siyang ikumpara sa life natin, sa ating love life, at kung bakit kailangan ito sa negosyo. Okay. Halimbawa, sa pamamahay ninyo, no, binigyan ka ng allowance ng mama mo. Tapos ngayon, nagtataka ka at the end of the day, bakit wala ka ng pamasahe? So ang ginawa mo, nakiusap ka na lang sa kaibigan mo, nangutang ka or sumabay ka sa sasakyan nila para lang makauwi ka sa inyo. So iisipin mo ngayon, saan na palaki ang gastos ko? So siguro kasi na-late ka ng gising, so imbis na may mga kasama ka doon sa loob ng tricycle, in-special mo na lang. So napakalaking gastos noon pag kinumpara mo sa sumabay ka o may iba kang kasama. Medyo hindi mo na-control yung appetite mo, nag-crave ka, so gumastos ka ng beyond sa budget mo sa lunch mo. So, at the end of the day, mag-iisip ka mamayang gabi, ano ba yung mga nagastos ko, bakit ang laki? At ano ang pwede kong gawin bukas para ako makatipid? So, ladies and gentlemen, that's my simple way of explaining the night audit. Pwede rin natin yung ihambing sa pag-ibig. Masyado kang maraming binibigay na oras sa kakalaro mo, sa online gaming, na hindi mo na nabibigyan ng oras yung girlfriend mo na naghihintay at nagmamahal sa'yo, tapos pag nag-usap kayo, tutulugan mo pa, mabibisit lang sa'yo yun. So lagi na lang ganun ang kwento ng buhay, hanggang sa siguro nanlambig na yung babae, imbis na nagkaroon ng addition sa love, na subtract na subtract, hanggang nag-negative lang negate, so break up. O diba, ang ganda, ganyan din ang night audit. Tapos sa negosyo, ganun din. Siyempre, iisipin mo, bakit ang laki ng mga gastos ko sa raw mats? Saan ako lumaki ng gastos? Sinong supplier ang kakausapin ko nang sa gayon, medyo mag-less ang cost ng aking pangangapital sa negosyo na hindi nagsasuffer ang quality? Siyempre, kung mas makakatipid ka, mas may benta ka, ganun kasimple ang pagkita. So, napakalaking bagay dyan, ang pasok ng audit o ng auditing. So, marami yan, no? Maraming example yan. So, halimbawa, si mama mo, sinecheck lagi yung mga gastos mo. So, ang ginawa mo, nilista mo yung gastos mo. For example, nilagay mo allowance received from mama. Kanyari, binigyan kanya ng 200. Sagad mo hanggang kanan. Tapos, lahat ng gastos, isulat mo doon. Tapos, ilagay mo sa gitna lang. Tapos yung total lahat ng gastos mo, itapat mo dun sa allowance mo. Tapos lagyan mo ng open and close parenthesis, parang ibig sabihin ng subtraction. So isubtract mo lang yun, so dun mo makikita ang iyong profit or loss. Okay? Tapos yung mga ginastos mo, maganda kung may resibo ka. Kunyari, may ticket ka ng bus. O kung sumakay ka lang ng jeep or ng trek, wala naman syempre yung ticket yun. So, surat mo na lang sa isang papel kung magkano yung mga ginastos mo. Total, alam naman sigurado ng parents mo kung magkano yung ginagastos mo sa pagkukommute. Bumili ka ng pagkain, paresibuhan mo. Tapos ang gagawin mo, susunod-sunurin mo lang yung resibo na yon chronologically. I-attach mo sa papel, i-staper mo, ang tawag ng journal.
Oh, di ba? Sabi sa inyo, lahat ng yan parang nakukumpara lang sa buhay natin. So napaka-importante ng night audit sa negosyo, pagninegosyo ng hotel at sa kahit anong negosyo, yung pag-audit na yan. Pati din sa buhay natin na maganda habang bata pa tayo, marunong at matuto na tayong mag-budget. Alright? So, ito ngayon yung gagawin natin. Kunyari, imagine natin meron tayong 700 guest rooms sa ating hotel. Meron tayong 10 restaurants. Okay, sa ganyang setting, ang aking suggestion, sige, doon na tayo sa medyo swak na swak lang talagang staffing or plantilla niyan. So pagka ganun, magpapa-duty ka sa front office reception ng at least 3. Tapos, sa part naman ng audit department, pwede na rin ng 3. So balik tayo kay reception, bakit 3? Yung isa in charge sa reception. Yung isa in charge sa front office cashiering. And then meron isang supervisor para mag-backup dun sa dalawa. Okay, may kanya-kanyang trabaho kasi yan sa gabi. Tapos ganun din sa night auditors. No? 3 sila. Yung isa in charge sa 10 restaurants. Yung isa in charge doon sa 700 na guest rooms. Tapos yung isa supervisor na nagsusupport dun sa dalawa. Okay? Alright. So ano ba yung night audit? Anong schedule ba niyan? So depende yan sa hotel. Either duty ka simula ng 10 p.m. hanggang 6 a.m. or ng 11 p.m. hanggang 7 a.m. Pero ako kasi mas ideal pag nasa Metro Manila yung hotel, 10 p.m. to 6 a.m. Bakit kamo? Pag pinaabot mo ng 11 p.m. at to 7 a.m. minsan, kawawang-kawawa yung nasa panggabi kasi alam nyo naman, iba talaga pag nasa graveyard shift. Nag-iiba yung behavior mo, yung skin, yung health kasi binabaliktad mo yung nakagawian mo na ng katawan mo, ng body clock mo. Kasi 7, medyo marami na rin nag-check out lalo kung araw ng Linggo. I am talking of hotels ng NCR. Ngayon, depende po yan. Kung nasa isla ang hotel nyo, so bahala na kayo kung ano schedule pero basically ganyan talaga yan. Tapos, ano ba yung night audit? No, ibig sabihin sa night audit, lahat ng, lalo, siyempre, lahat naman ng hotel ngayon, halos computerized na, no? Lalo pag ganun kalaki, 700, tapos 10 pa yung restaurant, ang likod ko. Okay. Ano ba yung ginagawa nun? So, usually, lahat ng report niyan, sinasara yan, pwedeng 1 or 2 a.m. Tapos, 30 minutes or maximum na sana yung 1 hour nagra-run ngayon yung system kasi pinapatay mo lahat ng system. Pero pinapatay mo lahat ng live mode ng computer. Papaliwanag kayo mamaya. Pinapatay mo yan ngayon. So ngayon, kung ano lang yung kung anong oras nagbukas kanina yung system at ang anong oras nagsara the next day, yun lang yung generate niya ang income. So pagkatapos na mag-up ka na, then may bago ka ng reporting or system na magaganap para sa susunod na araw. Ah, sige, alam ko medyo nakakalito, pero sisimulan ko yung sa trabaho, halimbawa ng night auditors. Sa night auditors, marami silang trabaho. Yung babanggitin ko are the fundamentals. So kung meron pang advance or sobra, of course it's not limited, no? Ano yara ng mga night auditors? They make sure na halimbawa yung sa mga restaurants may mga kumain tayong in-house guests tapos sinainan nila, di ba may signing privilege, remember sa mga nakaraang vlog ko, may signing privilege yung mga guests. So eto mga auditors, they make sure na yung copy ng resibo na yon ay may kopya din yung original naman nandun sa envelope ng isang guest. For example nga, 700 rooms, no? Room number 100, halimbawa, room 100, o room 101 na lang pala para madali, no? Room 101. So meron siyang kanyang sariling envelope. So, ano man yung mga sinainan niya sa mga restaurants na kinainan niya or ininuman niya ng mga bars, yung mga original receipt na pinirmahan, no, siyempre may duplicate yun. Eh. Usually, triplicate yan. No? Triplicate pala. Yung original niya na pupunta doon sa envelope or sa folio, or sa guest folio. Yung pangalawang kopya niyan,
napupunta doon sa kopya ng mga auditors. Tapos yung pangatlo, doon naman sa report, kung sino mang cashier yung nasa shift na yon para maisubmit niya yung report niya at mabalanse. So triplicate, no? Minsan yung iba duplicate. It's okay kung anong system, walang tama, walang mali. Okay? Ang importante, ang init, may supporting documents, kung tawagin. Ang shortcut natin dyan, supports. So, chinecheck yun ng auditors. Tapos, yung isang auditor naman in charge sa guest rooms, usually, ginawa na kasi ito ng credit team, ng credit department. Pero itong auditors na to, dinodouble check niya ulit. Halimbawa, out of 700 rooms, 680 rooms yung nabenta ngayong araw. No? Sabi, may nag-check-in ngayon na 680 rooms. So, meron pang 20 na bakante. Doon sa 680 rooms, pagpalagay na natin yung nasa 500 rooms dyan, ay under ng travel agency or under ng company na sila ang magbabayad ng mga bills. So, di ba, kagaya ng mga nakaraang vlog ko, anong sinabi ko? Kapag travel agency, kailangan ng booking order. Yung kasi ang kasulatan na nagpapatunay na ang travel agency ang magbabayad ng rooms. At hindi yung guests, dahil bayad na ng guest yon sa travel agency. So dapat si travel agency magbibigay siya ng booking order sa hotel para yung hotel meron tayong kopya na nagpapatunay na ito ay under sa kanilang travel agency. Okay, let's move on naman doon sa corporate accounts. Halimbawa, ang Casino Philippines, meron silang ibinook na player nila. Player or gambler. No, yung player na lang kasi na pinakamagandang pakinggan kasi trabaho nila yan eh. So, meron silang ibinook na player nila. Tapos sabi ni Casino Filipino, sabi niya, sige kami magbabayad lahat ng bills. Basta papirmahan nyo lang yung registration form, patunay na nag-check-in, at kung kakain ng guest, magpapalaba, magpapaplansya, iinom sa bar, make sure lang na papirmahan yung mga resibo sa kanya, tapos ipadala nyo sa amin, babayaran namin kayo. Ganyan kasimple ang casino, no? Halimbawa, isang kinuot ko lang yan na company. So, ang trabaho ngayon ng isang auditor na in charge sa room, i-chinecheck niya yung booking order at saka yung letter of authorization or letter of authority. Making sure, ulit, at least bago mag-check out, no? Tama yung pangalan ng guest na nakalagay dun. At merong pirma yung registration form. Tapos, iti-check din ni auditor na assigned sa guest rooms yung exact date. Halimbawa, nag-check-in sa March 1, mag-check out March 5. So, make sure na dapat sapat yun. At kung kulang, halimbawa, na-miss ng credit, na-miss ng front office, so, tatawag tayo ngayon sa Casino Filipino. Sir, nag-extend nga pala itong guest hanggang 7, pero sana hindi mangyari yan. Kasi baka hindi bayaran ng Casino Filipino. So in that case, yung guest na magbabayad. So kailangan i-double check natin bago natin pakawalan bukas ng umaga pag nag-check out yung guests. So ganyan kasimple, no? Chine-check mo ang bawat supporting documents ng guest, lalong-lalo na kung ito ay credit card or send bill. Or in other words, ng send bill ay city ledger. Yan. Ipapadala kasi natin yan doon. So, di ba guys, napakadali lang kung tutuusin ng night audit. All you have to do is to check each and every documents na ipapadala mo doon. Kasi yun lang ang babayaran nila, yung mga napirmahan. Ang tanong, meron bang mga resibo na nawawala? Meron bang resibo na hindi napipirmahan? Oo, nangyayari yan talaga minsan. Ang daming mata na yung tumingin na nag-check doon. Pero we still miss out sometimes na, of course, no excuse, pero may mga company kasi na madaling kausap. O sige, akin na, babayaran natin nga. May patunay naman tayo nag-check-in yung guest niyan eh. Ayan, so, may mga ganyan. Pero may mga company din na bahala ka dahil walang resibo, hindi namin babayaran niya. Lalo kung government agency yung nag-check-in sa inyo. Kasi syempre, alam naman natin sa government, meron tayo yung COA or yung Commission on Audit. So kapag walang pirma yun, hindi yung babayaran.
So naiintindihan natin yon. Hindi masama ang government agencies. Tayo kasi sumablay. So yan ang night audit. So yan ang ginawa ng mga auditors. So chine-check nila yan. Okay? Tapos, mapunta naman tayo dun sa, ano, sa night auditors din, sila yung nag-check ng lahat ng settlement. Halimbawa, si cashier number one, no? Yung outlet nun sa restaurant. Si cashier number one, chine-check niya ng auditor sa restaurant naman yung lahat na nagbayad ng cash. Simula kay customer number one hanggang kay customer number 258. Kung nagbayad yan ng cash, siyempre computer generated naman yan. So ang gagawin pa ng auditor, kahit computer generated yan, ika-calculate pa rin yan using yung tinatawag na calculator tape. Yung calculator na maingay, tapos nagpiprint yung papel. Isa-isahin yung auditor yan, tsatsagain niya yan talaga. Tapos pag nagprint yun, yung pinaka-total nun, ikukumpara yun doon sa iyong naging cash received. I-check ngayon yan ng auditor kung yung hinulog mo ba, for example, ay 3 million. Sakto ba yung 3 million? No, nang natanggap mong cash. Yung bago mo hinulog doon sa malaking vault natin. I-check na yan. Chine-check din nila yung mga credit card settlements. Visa, MasterCard, American Express, JCB, card, tsaka yung diners. Chine-check din nila isa-isa yan. Siyempre sa report, magkakasama lahat ng Visa, magkakasama lahat ng MasterCard, so dapat nakabukod yan. Chine-check nila tama ba yung amount na nasa credit card imprint doon sa resibo. Pareho ba ng pirma? Yan. Yan yung chine-check. Or kung may kumain sa restaurant, halimbawa, ang DepEd, Department of Education, no, yung mga head nila, nag-meeting. So, syempre, may pagkain yan. Yun bang pinirmahan na resibo? At saka yung letter of authorization na ipinadala ni Department of Education ay sapat? So, titignan din ang auditor yan. So, exact same thing din sa guest rooms. May mga guest kasi na nagbabayad using cash. So, lahat ng total, no, lahat ng total na natanggap na cash ng front office cashier number 1, front office cashier number 2, tinototal ulit ni auditor yan, kinakalculator tape. Hindi ko nga alam kung ganyan pa ang sistema nila ngayon. Pero kinakalculator tape nila yan. Tapos pag nagprint na yan, iingay yan, i-attach doon, bibilugan yung total, titignan kung tama ba yung cash settlement mo at kung tama yung hinulog mo doon sa vault. Kasi kinabukasan, yung vault, bubuksan niya ng general cashier. Tapos lahat ng envelope doon na hinulog mo, bibilangan isa-isa ni cashier bago i-remit sa banko. Tapos ito pa matindi, kung meron kang natanggap na foreign currencies such as US dollars, British pounds, euro, Japanese yen, tama ba yung conversion rate? Tapos ito, maganda pa dyan. Pag foreign currency, kunyari nagbayad yung guest sa'yo worth $1,000, tapos binayad niya karamihan dyan, $1, $5, $10, $20, talagang barya, isa-isa yun, isa-isang serial number nun, isusulat mo isa-isa. Okay, so, ganyan kasi kailangan niya sa central bank eh. So, yan, napakarami ko nang in-explain, no? I wish maipakita ko sa inyo talagang ginagawa ng hotel, and actually sa hotel, no, when I was starting, sometimes it would take 6 months bago ka nila ilagay dun sa reception, panggabi, sa graveyard shift. Yung sa akin yata, parang 3 buwan pa lang nilagay na ako dun eh. Siguro akala nila magaling ako, ano. Tapos pangalawa kasi medyo burong-buro na sa panggabi, yung mga jumbo-jumbo sa panggabi. Siyempre may buhay din yan, so inaasya na sila sa umaga. So ako binilisan ko rin yung pagtuto para alam ko, kasi wala akong gagawa eh, kailangan ko ng trabaho. At minahal ko ang night shift. Ha. I was on night shift for 8 months straight. So, pero happy ako doon. Marami akong natutunan. So, ganyan ang ginagawa. So, doon naman tayo sa reception side. Sa reception side, may isang tiga-check-in kasi may mga aeroplano na late na dumarating. Pag back to normal na tayo, ganyan na tayo. Tapos,
Yung isa doon ay yung sa cashiering naman. So kung ano yung ginawa ng mga auditors at anong ginawa niya, sinicheck yan nung cashier. So yung mga resibo, pinagsusunod-sunod niya, ang dami yan, ang kapal, ganyan kaliliit, oh, ang dami. Pagsusunod-sunod niya po yan, tapos i-attach niya sa registration form. Tapos kung may letter of authorization yan or booking order, naka-attach din doon. So i-attach niya lahat yan, naka-stater na. Para kinabukasan, yung tatlong cashier na duty sa 6 a.m. hanggang 2 p.m., hindi na sila mahirapan. Halimbawa, dumating itong guest, no, si Mr. Smith. Yeah, Mr. Smith, how may I help you? You're checking out. May I have your room number? Kunyari, sinabi niya, room number 501. So kukunin mo lang yung envelope ng 501. Paghugot mo, kasama-sama na yung mga registration form at mga resibo. So hindi na siya mag-iisa-isa pa kasi pag umaga, guys, ang haba ng pila, 20-50 katao nakapila sa'yo. Tapos lahat yan nagmamadalit, galit na kasi ang tagal daw. No? So, yan, ganyan ang buhay natin sa reception sa panggabi. Doing things na ikagagaan ng mga tao doon sa susundan mong shift. So, ganyan tayo magtulungan. Ganyan ang teamwork. Okay, isa pa yan, no? Sa front office, chinecheck din yan ng supervisor or kung sino ang pinaka-senior na naka-duty at saka ng manager on duty, yung tinatawag natin rate check report. Ano ba yung rate check report na yan? As I've said, meron tayong 700 rooms. So, bawat isang room na yan, kunyari nakalagay dyan, Mr. Yamada, room number 502. Magkano ba yung room rate niya? Halimbawa, nakalagay doon 5,000 pesos. Times 1. Yung multiplier niya dapat times 1. Para di nga ba, di ba? 5,000 times 1 equals 5,000. Tapos sa room number 503, naka-check-in naman si Mr. John Doe. Si Mr. John Doe, ang room rate naman niya is $100. So, ang conversion rate niyan is syempre, yung sa dollar. Halimbawa, nakalagay doon, 48. So, 100 times 48 equals 4,800. Yan yung simple. Chine-check yan ngayon. Bawat isang room, simula sa room number 1 hanggang sa ika-700 na rooms, iniisa-isa yan, naka-ruler rin. Talagang tinitingnan namin yan. Sa graveyard, inaantok ka kasi oras ng tulog mo. Pero kailangan magising kasi tititigan mo talaga kung yung bang room rate niya ay peso, dapat ang multiplier niya ay 1. Pero kung ang room rate niya ay quoted in US dollars, dapat ang multiplier po niya ay yung tinatawag na conversion rate o yung 2 digits dapat. Again, let me tell you the example. Room 502, Mr. Yamada, room rate 5,000 multiplied by 1 equals 5,000. Tapos, si Mr. John Doe, room 503, ang room rate niya is $100, so dapat multiplied by 48. For example lang yan, ha? So equals 4,800. O, punta tayo sa room number 504. O, si Mr. Juan de la Cruz, ang room rate niya ay 5,000 pesos. Tapos nagkamali, no? Multiplied by 48. Siyempre, anong lalabas dun? Ang bill ng guest magiging kalahating milyon. Mali. Kasi, kung 5,000 pesos, dapat ang multiplier niya ay 1. Pero, kapag US dollars, 2 digits, yan yung sa BAP rate kung tawagin, or Bank Association of the Philippines rate. Dapat 2 digits. Ulitin ko, ha. Room number 504, Mr. Juan de la Cruz, room rate 5,000 times 48, o di halos kalahating milyon. Tama ba? 200,000? Nanomath ako dun, ha. Tapos, yung room number 505 mo, si Mr. John Smith naman, ang room rate niya is $100, tapos multiplied by 1. So lumalabas, 100 pesos lang yung room niya. Aba, ni motel nga, wala akong alam na nagre-rate ng 100 pesos per day. So may mali. So ang gagawin mo ngayon, pag may nakita kang tinatawag yan na discrepancy,
baguhin mo na kagad sa system. Pabaguhin mo na ngayon, i-update mo ngayon. Kailangan na ulitin ko ha, 500, kunyari, ano, peso multiplied by 1, dapat. Kung US dollars, dapat multiplied by the 2 digits o kung ano yung updated na conversion rate na itinalaga ng hotel ninyo at ng Bank Association of the Philippines. So, dapat 2 digits. Okay, tandaan mo po yan ha. So, i-update mo na pag may nakita kang discrepancy. Parang sa buhay din, alam mo na may problema kayong mag-asawa, ngayong gabi pa lang, ayusin nyo na para pag-lising nyo, sana wala na yung problema. Ganon din sa night audit. Kung may nakita kang discrepancy, ngayon pa lang, i-update mo na para pagdating natin ng 1 to 2 a.m., sarado na lahat ng restaurants, yung room service, hindi na masasarado, pwede pang umorder ng guest, pero manual posting muna. Kasi yung night audit magra-run ng 15 minutes or 30 minutes. Worst case scenario, kung luma na yung system ninyo, magra-run niya ng isang oras. So habang nag-night audit, nag-generate yung computation ng income ng lahat ng chinek ng taga front office reception, lahat ng chinek ni night audit, mag-uusap yan, tara, okay na kami, balansin na kami, sabi ng night audit. Sabi din ni reception, balansin na rin kami, night audit na tayo, patayin na natin yung system. So puputulin muna yung live mode, pupunta tayo dun sa ang computer naman na magko-compute at mag-generate ng income. Dahil after 15 minutes ng night audit, pag-up ng system, andyan na yung hopefully tamang reporting nyo. Yan ang night audit. Oh, ending ko ito. After ng night audit, may magko-compute kayo dyan. Halimbawa, kung yung hotel natin ay 100 rooms, 50 rooms, so nagmamanual kayo, pero turuan ko na rin kayo mag-compute, no? Halimbawa, pagpalagay na natin, ulit sinabi ko, no? Out of 700 rooms, kunyari ngayon, March 1, no? March 1 ngayon, ha? Meron tayong 700 rooms na binibenta. 680 yung na-check-inan. So, kailangan dyan, magre-report ka sa iyong front office manager, sa iyong director of rooms, at sa iyong general manager. Manual kasi natin itong kinukompute. So, ngayon, makikita mo ngayon dito. Out of 700 rooms na binibenta natin, 680 ang na-check-inan. So, para makuha mo yung occupancy rate, ang gagawin mo lang, 680 rooms yung nabenta, i-divide mo sa 700 rooms, tapos i-multiply mo sa 100, lalabas doon ay 97%. Ibig sabihin, out of 100% na ibinibenta niyong kwarto, 97% po doon ay naibenta. Uulitin ko, simpleng formula lang yan. Rooms sold divided by rooms available multiplied by 100 equals percentage or occupancy rate. O, pangalawang computation, yung tinatawag nating ARR o yung average room rate. Bakit nyo ba kinukumpute yan? Para malaman nyo yung value ng kwarto nyo. Okay, for example, March 1, meron tayong na-generate na income na 1 million sa kwarto natin. Simple lang, 1 million divided by 680 rooms na na-check-inan equals 1,470.58 ang value ng ating kwarto ngayong March 1 or 1,471 ang ating ARR or ang average room rate. Okay? Masakting na, no? Ang baba. Dapat sana sumasampa ng 3,000-4,000 ang rate ng room natin. Pero sige na lang. Ngayong pandemya at after ng pandemya na to, after ng mga lockdowns na to, mga CQ na yan, anything above 1,000 pesos na earning ng hotel is okay na. Better na may 1,000 ka na average room rate kaysa wala ka talagang kinita. Parang kamatis din kasi ang mga guest rooms. Pag hindi mo yung nabenta ngayon, posibleng mabulok na yan bukas. So, ibig sabihin, lahat ng room na hindi na ibenta ngayon, sayang yan kasi dumaan ng gabi. So, at least sana nabenta mo man lang kahit 1,000, kumita ka man lang ng pera pambayad ng kuryente at ng dalawang taong labor cost. So, yan. Tapos, meron tayong tinatawag na average room rate per person. Ulitin natin. Ngayong March 1, meron tayong 1 million pesos na kinita sa kwarto.
i-divide mo yan ngayon sa number ng mga guests na naka-check-in. So for example, meron tayong 950 guests na naka-check-in. Iba yung sa room, ha? 680 yung naibenta mo, pero sa 680, meron dyan siyempre dalawang tao sila nag-check-in or tatlo, 950 for example. So again, 1 million divided by 950 packs or persons na naka-check-in. Pag i-divide mo yan, equals 1,053 pesos. Ibig sabihin, ang bawat isang guest mo ay nagkakahalaga ng 1,053 pesos. Ang tawag dyan ay ARR per person or average room rate per person. So kung gusto mo naman makuha yung per week, ay napakadali lang yan. Kunyari, March 1, may nag-check-in 680 rooms. March 2, 670. March 3, 550. Kunyari, ang total lahat na nag-check-in sa loob ng 7 araw ay ito total mo lang yan, tapos i-divide mo yan, 700 times 7 equals 4,900 rooms. I-divide mo yan sa total number ng mga na-check-in na room, lalabas dyan ay nagkaroon ka ng 87% na room occupancy for the week, which is not so bad. Actually, para sa akin, bilang dating hotel manager at operations manager ng hotel, okay na sa akin yung kahit 50% na lang. Ngayon, better than mas mababa. Sige na, kahit mababang mababa na sa aning 30 or 40% room occupancy. Pero at least may kinita ka, hindi ka nag-aabon, hindi ka mag-negative. Kahit papano, okay na yan. Pero that kind of statistics is telling you na maging mabangis ka pa sa pagmamarket mo ng rooms mo, pagbebenta ng hotel. Kasi hindi ka dapat makontento sa ganung klaseng occupancy. Yan yung tinatawag natin na it is okay to be contented, but it's not okay to always be contented sa kinikita ng room mo. Kasi alam po ninyo, parang basketball player yan or soccer player, your number speaks your performance. O kung lagi ka na lang 50% ng 50% sa iyong room occupancy, ibig sabihin, mediocre ang growth ng hotel mo. Ganyan ka na lang. Wala ka ng pag-asenso, wala ka ng pagtaas. So, kailangan may pag-angat ka. So, isipin mo ngayon, galingan mo ngayon yung marketing strategies mo. Ganun din sa basketball player. Kapag 50% ka lagi sa foul throw, nasa free throw line, pag 50% lang lagi ang nagagawa mo, ibig sabihin wala ka na nagiging improvement. So dapat practicein mo yung free throw mo kasi lagi kang fina-foul. So at least sa free throw, walang gumagambala sa'yo, ikaw lang ang titira. Increase mo naman ng 70, 80, 90% yung iyong free throw shooting. So kaya ang sinasabi ko ulit guys, napaka-importante ng numbers, kaya napaka-importante ng mathematics sa buhay natin. So let us learn to love mathematics. If you are not impressed with your math teacher, go to the YouTube because doon karamihan dyan ine-explain talaga kung ano yung tinuturo ng teacher mo, baka mas maintindihan mo pag doon mo sa pinanood. So kailangan talaga ng mathematics. So from now on, I hope na inspire ko kayo na kailangan natin ng mathematics, kailangan natin sa buhay natin, sa pag-asenso natin, sa ating negosyo, sa ating love life, napaka-importante ng mathematics. Nakalimutan lang sino nagsabi, pero dati sabi ng daddy ko that every problem in the world can be solved by mathematics. Before, parang ayoko paniwalaan, pero sa tingin ko parang may sense nga naman yung every problem in the world can be solved by mathematics. Kung masyado ka maraming oras sa barkada mo, or masyado ka maraming oras na ginugugol sa paglalaro mo ng mga online games mo, online gaming mo, baka kinakailangan mag-subtract ka so you can give more time sa mga mas importanteng bagay, sa mga mas importanteng tao. Ngayon, kung ikaw naman yung tao na gusto mong ibalik yung para magkaroon ka nagtatag na addition sa mga sa oras, sa mga tao minamahal mo. Tapos pag meron kang klase ng talento o kaalaman, gusto mong i-share, so what you have to do is to multiply para marami kayo nakakaalam. Kasi kung supervisor ka, tapos manager ka, siyempre iisipin mo lagi to make your life easy. So you have to mentor someone who has the potential para kapag wala ka, the business will still go on. Ngayon, kung marami ka naman blessings, you wanted to share this, all you have to do is to divide. O diba? So life is mathematics. Everything we do is mathematics. Ilan ang kasalanan mo? Nakapitong kasalanan po ako ngayong buwan. O pitong palo ka. Diba? Ganyan ibang magulang dati. So napaka-importante yung mathematics. So isipin mo ngayon, gusto ko nang bawasan yung laging pagsuway-suway ko sa mga magulang ko, so magsusubtract ako. So,
In every day of our lives, you know, the way we live that, we live in mathematics. We live in auditing. So sana nakashare ako ng magandang lessons niya about the night audit, nagkaroon kayo ng magandang perception sa buhay about the audit and mathematics, at ganoon din sa pagninegosyo, kailangan talaga natin mag-audit. Hindi pwedeng tira pasok, hindi pwedeng bahala na, hindi na pwedeng puro instinct, kailangan iniisip at kinocompute para alam mo yung susunod na move. Okay? Again, my name is Romely Bria. Thank you very much for listening and wait for my new vlogs. Have a good day. Ciao. Bye-bye.